Bagong oil seal ng bearing sa likod nitong tornado na photon. Ayan, photon tornado. Ayan na rin po yung mga cylinder. Ayan. Brake cylinder po sa likod. Dalawa po yan. Ayan, kakabit na rin po. Ayan, lalabas na po ni Homer yung mga tornado. Ayan. Birthday boy ito ngayon. Kaya kailangan po natin siyang lutuan ng pansit mamaya. Ayan po yan, si Rocklin po ang matikas dito sa mga ganitong gawain. Ayan po, kinakabit na po natin yung mga brake cylinder. Ayan. Samahan niyo po kami sa pagkabit. Tsaka mamaya po may konting celebration kami sa aming birthday boy. Apat na piraso po yung brake cylinder. Ito po yung kabilang side. Pero pare, may ano yan, may left and right yan. Tsaka yung lagayan ng tubo po, importante. Ayan, yung dalawa kasi niyan may pinagkaiba, kaya kailangan po ma-check maigi yung left and right niya, yung para hindi magkabaliktaran yung mga tubo po kasi niyan. Pagka nagkabaliktad po katulad dito, hindi po yan aabot sa likod pagka nagkapalit po ng brake cylinder. Ayan, samahan niyo po kami. Ayusin po natin maigi itong button tornado. Mahina po ang preno nito kasi may mga tagas po yung mga brake cylinder niya. Tapos yung kabilang side, yung kanyang grasa kumalat po sa preno, yung kanyang grasa. Kaya yan po, pinalitan na natin ng bagong oil seal. Kabilaan po yung dalawang oil seal. Yan po. Kabit na po yung dalawang brake cylinder. Nalagyan na rin po natin yung brake chute. Po, kailangan ganyan po. Merong dalawang spring po yung kabilaan paglagay na rin brake chute. After po nyan, kakabit na po natin yung lock. Yan po, nilalagay po yung lock. Importante po yung lock na yan, spring, tsaka yung kanyang lock ng brake shoe para hindi po kumalas. Yan, yung kabila po na ilagay na. Tapos ilalagay na po natin itong hub, brake drum with bearing. Yan, nakarepack na po yung bearing na yan. Yan, kakabit na po. Okay na. Kakabit na po natin yung brake drum. Medyo mabigat po yan. Malaki kasi. Yan. Okay na po. Tapos susunod na natin yung bearing. Kunin muna yung grasa. Lagyan natin ng grasa. Punuin natin ng grasa yan. Yan po. Importante po yan. Maraming grasa dyan sa lalapagan ng bearing. Para hindi po agad masira yung bearing. Yan. Magandang grasa po yung kinakabit natin. Synthetic na grasa. Ayan. Ayan po. Pag napuno na po ng grasa, ayosin lang po natin pa silalagyan na natin yung bearing. Ayan. Ito po yung bearing. Na-repack na po yan. Ayan. Marami na rin pong grasa yan. Na-repack na yan. Ayan. Lalagyan na po natin yung bearing. Ayan. Kailangan nakasaksak maiga yung bearing. Ayan, pitik-pitik lang. Ayan. Ayan. Ayan, pagka sagad na po, pwede natin ilagay yung mga lock niya. Bukan man ang dito ito. Sares lang naman yun. Baliktaran lang. Dalawa po yung lock niyan, yung lock sa loob, tapos may spacer, tapos may lock ulit sa loob. Ayan po. Ayan po yung
hub bearing ng photon tornado sa likod. Ayan, yung step by step po ng pagbuo. Pwede lang pong silisili niyan pag wala po tayo masyadong malaki po yung kanyang sakit. Ayan. Lalapat na po natin. Pitik-pitik lang naman po yan. Hindi naman po kailangan sobrang-sobrang ipit. Kasi pre-wheeling naman po yan. May bearing siya. Ayan. Okay na po. After po yan, lalagyan na po natin yung kanyang axle. Ayan, ito po yung axle. Ayan, kapit na po natin. Ayan. Ayan po, kailangan po nakatapos sa butas yung kanyang ano, spline. Ayan. Yung mga tornillo po yan. Ayan, bawat butas yan. Ayan, hihigpitan na po natin. Ayan. Okay na po. Maya-maya lang po, i-adjust natin yung preno, kakabitan natin yung gulong. Ayan, thank you very much po. Nakikita na po natin yung mga tornilyo ng axle. Pwede na po natin ikabit yung gulong para mas maigi pong ikabit yung gulong bago mag-adjust po sa likod itong mga truck, kasi kailangan medyo dikit po yung kanyang adjustment. Hindi po katulad ng mga kotse, medyo mabigat po kasi ang karga ng truck, kaya yung adjustment nito is halos konting clearance lang. Ayan, kakabit na po natin yung gulong. Ha? Yung jajakan sayad, no? Sige, sige, kuha natin yung jack.